here during the Holy Heroes that we're not going to say or give you anything new. All the things that we will tell you, you already know. But I think the difference is what Monsignor Jerry said. It is the experience that we are up to in this seminar. You already know. You have read that gospel that you read earlier, John 21, when Jesus, it is a post-resurrection event, when Jesus, when the disciple Paul found Jesus cooking breakfast, and then he was roasting, you know, fish, and then the disciples came, and he said, bring the fish that you caught. And we put them together, and we eat breakfast, and we begin the day. You've read that many times over. But I'm sure your experience earlier of reflecting on that again, of sharing that with each other, made the difference. And that has already created something in your heart. So yun po yung gagawin lang natin ngayon. Lahat po na ito, baka memorize na rin ninyo yung social encyclicals. So, nangingiti sila, oo daw. So, yun po. So, we will just experience, and it's up to us. It's up to us to open our hearts. So, for now, kasi po ang gagawin natin dito, merienda time na eh. Yun lang daw po yung rule eh. Dapat nandiyan ka sa oras ng pagkain. Yun lang daw po. Pero meron pong ano eh, meron lang sinabi po si Mr. Edil. May mga tanong daw po. Thank you. Saan magbabayad? Libre daw po. Doon, magbabayad daw po sa desk. Doon po, no? Hindi pa nagbabayad. And please ask kung may mga di pa nagre-register. Mag-register lang daw po at magbabayad. Doon daw po sa desk. So for now, kasi meron po kayong mga pangalan. Kasi magbe-break po tayo. We'd like to ask you to take the break as a group. Kasi po, ito pong schedule natin ngayon, medyo loose kasi hindi nga namin alam kung anong oras ba narating, anong oras makakasimula. Siguro by tomorrow morning po, medyo stable na yung schedule natin. Tingnan lang natin. At katulad nga po ni, remember yung si Pope Francis, sabi niya sa UST, the reality is more powerful than the papers before me. We may have some prepared sessions, but let us see where the Spirit would lead us without deviating from the topics. Maybe there is a way to go through this. Titingnan po na. We're going to look into that. By the way, I would like to ask po, meron po bang, is there anyone here who doesn't understand Tagalog or Filipino? Baka po. Okay naman po, ano? So, okay, so pwede pong mag-Tagalog. Kasi sinisikapin po namin sana na makapag-Tagalog din sa akin. Kasi nga, yun naman talaga yung ginagamit po natin. Kaya lang, nakakalungkot lang po na yung mga documents kasi nasa Ingles. So, ang hirap po talaga. At nakakahiya din na hindi tayo marunong mag-diretso ng Tagalog kung minsan. Lalo na kapag nagbibigay ng seminar. Pero, gamitin po natin yung sarili natin. Hindi kayo pong mga Kapampangan. Si Sid po, Kapampangan, pwede po siyang mag-interpret. So, sige lang po. Pwede po yun. So, okay, waray po. Nandiyan po kami si Sir Leonor. Pwede kami mag-interpret. So, yun po. So, sa ngayon po, meron lang pong kahilingan bago tayo mag-merienda. Yung mga pangalan po ninyo, hayaan niyo po, papalitan po yung mas magandang label later. Ito po kasi module sinulat bago dumating si Pope Francis. Pero ngayon po kasi titingnan yung siguro natin ito doon sa spirito ng mga sinabi ni Pope Francis. At sigurado po ako, pag nagsimula ako ng tanong, anong karanasan ninyo kay Pope Francis, abutin tayo ng hindi lang 10:30 ng gabi. Kaya po, marami tayong baon. Tsaka,
Nung time na yun, hindi pa rin nangyayari yung nangyari sa Mindanao. Dala natin po lahat yan sa puso natin. Kaya yun po lahat na to, sama-sama. Nandiyan ang tuwa, nandiyan ang sakit. Nandiyan din kami. Nung pong January 17, sa amin Northern Sama nag-landfall si Ama. Yun po, kaya medyo baon ko din yun. Yun. So, dala po natin yung lahat sa puso natin. At maganda po yung sa pakikinig natin, sinasabi din natin na, kasi sabi, tama po yung sinabi si Monsignor Jerry, kasi si Archbishop Sopo, siya din po ang sa ang President ng CBCP. Siya rin po talaga yung nagsusulong. He's really pushing through this formation program. Mamaya po i-explain ni Monsignor Jojo, Father Jojo will explain to you the three elements of this set of the Year of the Poor, the celebration, the formation, and the legacy. So ito pong aspect ng formation, sabi nga po ni Monsignor Jerry, kung minsan nalilimutan natin, magaling tayong matuto, pero ano ba yung nangyayari sa puso? Because what remains in our hearts are the things that we're going to pass on. So yun po yung ating titingnan ngayon. Eh yung pong joke nun ni Archbishop Sok, kasi kayo din pala yung nasa meeting ni Monsignor Jerry. Ang nangyayari daw po kasi sa atin, di ba, yung parang tayo, kasi nga tayo yung leader, kayo yung leader, para daw po kapag may formation, para daw pong aquarium, nasa isang aquarium kayo. Tapos, pag may formation na isa, bibingwitin, dadali naman sa isang aquarium. Tapos, pag meron pa ulit, bibingwitin ulit sa isang aquarium, parang hindi daw po pumupunta dun sa ilog. So, I think if this is a form of an aquarium, after this, we should be thrown into the river or into the sea so that everybody will be able to hear or to experience also in our own context, as what Monsignor Jerry said, the things, the message of this Year of the Poor. So, yun po. So, wag po yung tutulugan kami. Salamat po. Meron pong brewed coffee doon. Now, your assignment while you're on Marietta. Nandiyan po yung mga names ninyo. Kung pwede po, you will form as a group a gesture in silence. This is not a cheer. It is not, you're not going to say anything like Masino. What is the gesture of a Masino that you can share with the group? In silence. Just in, maybe in 30 seconds. Kasi nung pong Holy Heroes, yung grouping, they cheer. Magaganda po yung cheer nila, yung mga names nila, yung nandun, ano ba to? Honesto. Yan, talagang inspired na inspired. Ngayon po, masino, matapat. Ano ba yung gesture ng isang masino? Mapagbigay, masunurin. Yun lang po. So pag tinawag namin, masino, kasi pag natutulong na yung masino, tatawagin namin. Masino, tatayo kayo, and you have to share the gesture in the silence. Okay po. Sabay-sabay po, pwede. No? A gesture po, like, ano bang gesture ng isang matulungin? Okay, or mapagkumbaba. A gesture. A gesture coming from the heart. A gesture coming from the heart. Okay po ba yun? So when you come back from your merienda, which is, we will come back at 10 past 4. At 4:10, okay po ba yun? 20 minutes or quarter. 4:40. Okay. 4:15 po, quarter past 4. Babalik po tayo dito. Pag natinig niyo yung music, baka medyo mahina kasi.